Isa sa mga pangunahing natututunan natin kapag tayo ay naglalakbay ay ang ating pananaw na ganap na nagbabago depende kung saan tayo ipinanganak o lumaki. Sa katunayan, may mga hayop na sagrado sa ibang bansa at wala sa iba. Para sa bawat sibilisasyon o kultura, maraming mga sagradong uri na nabigyan ng mga banal na katangian at nauugnay ito sa mga alamat. Ang paniniwala ng mga hayop ay sagradong nilalang na nagmula ng mahabang panahon. Ang mga sinaunang sibilisasyon ay nagbigay ng mga banal na katangian sa mga uri na nasa paligid nila. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang pitong sagradong hayop at kung bakit sila itinuturing na sagrado. Pero bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa channel na ito, ay pindutin na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narito ang ilang halimbawa ng hayop na itinuturing na sagrado. Elepante. Ang hayop na ito ay pambansang simbolo ng Thailand. Sa katunayan, gumamit sila ng isang elepante na silueta sa Watawat hanggang 1917. Bilang isang resulta, ang hayop na ito ay malakas na naiugnay sa kasaysayan ng bansang Timog Silangang Asya. Higit sa lahat, ang puting elepante ang pinakasagrado sa mga Thai. Sa loob ng 5,000 taon, kinilala sila na may kaugnayan sa royalty at kaunlaran. Sa kasalukuyan, ang elepanteng Asyano ay nasa panganib na mawala dahil sa pangangaso, ginagamit para sa turismo at pagkalbo ng kagubatan. Ang magandang balita ay maraming mga sanktuaryo kung saan maaari mong makita ang mga ito sa ligaw ng hindi ginugulo ang mga ito. Baka. Ang isa sa pinaka nakapagtataka na imahe mula sa India ay ang makita ang mga baka na malayang gumagala sa mga kalye at sa mga palengke. Ito ay sa kadahilan ng walang gumagawa ng masama sa kanila. Inaalagaan pa sila ng higit pa sa kanilang sariling mga anak. Sa katunayan, ang isang Hindu ay hindi kailanman kakain ng isang piraso ng karne ng baka kahit na siya ay nagugutom. Isang bagay na karaniwan sa bansang ito. Ang baka ay isang sagradong hayop sa Hinduismo. Nakikita nila ang mga ito bilang simbolo ng buhay. Sa makatwid, mayroon pa silang taon ng pagdiriwang kung saan nila ito pinapaliguan at pinapalamutian sa iba't ibang mga templo. Sa sinaunang India, ang mga baka lamang na hindi nagbibigay ng gatas ang kanilang isinasakripisyo. Jaguar. Sa kulturang Mesoamerican, mayroong tatlong sagradong hayop na maaari mong makita sa labi ng mga templo ng Aztec. Ang ahas, agila, at jaguar. Ang una ay nauugnay sa pagkamayabong o fertility, ang pangalawa sa mga mandirigma at ang pangatlo sa mga bundok, lakas at kapangyarihan. Ang mga sibilisasyong ito ay kilala sa pag-uugnay ng mga jaguar sa gabi at kadiliman dahil sa ugali ng gabi sa hayop at pag-ibig sa ina, dahil sa kung gaano nakatuon ang mga babae sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ang maganda, ang mabalahibong carnivore na ito ay kinatatakutan sa Mexico hindi lamang para sa pagiging isang agresibo na pusa, ngunit para din sa kanilang sinasabing kapangyarihan. Tigre. Bilang karagdagan sa pagiging bahagi ng Chinese Zodiac, ang tigre ay isa sa apat na makapangyarihang makalangit na Diyos ng bansang ito, kasama ang pagong, dragon at phoenix. Ang pangalan ng Diyos na ito ay Byaku. At siya ang tagapag-alaga ng mga turo ng sangkatauhan, ang hari ng lahat ng mga hayop at ang Panginoon ng mga bundok. Gayon din iniuugnay nila ang tigre sa elemento ng metal, ang kabutihan ng hustisya at ang panahon ng taglagas. Sa ilang mga kaso, naiuugnay nila ito sa giyera, kung kaya't ang mga hukbo na nagdedepense sa mga emperor ay gumagamit ng tigre bilang isang simbolo. Ligaw na baboy. Ang baboy ay isa sa sagradong hayop ng mga Celts. Ito ay sapagkat kinakatawan nila ang tapang, lakas, propesiya at mahika. Kaugnay nito, ang mga hayop na ito ay sinasamba sa kanlurang Europa bilang isang simbolo ng kalusugan at proteksyon. Kaya pinapakain nila sa mga mandirigma sa mga pista bago ang isang labanan. Kung ang baboy ay isang babae, nagpapakita ito ng pagiging kahalayan. Gayon din sila ang alagang hayop ng mga salamangkero at ang diyosa ni si Arduina na bilang isang mga ngaso
at hinalinhinan ng Romanong Diyosan na si Diana. Sa ilang mga bansa sa hilagang Europa, maaari kang makakuha ng mga anting-anting at totem ng ligaw na baboy na gagamitin sa bahay o sa ilalim ng iyong damit. Ahas. Ang mga Diyos ng Ahas ay may mahalagang lugar sa kultura ng India. Sa panahon ng nagpanchami, ang mga Hindu ay sumasamba sa mga Diyos ng Ahas at nag-aalok ng kanilang panalangin at mainit na gatas. Unggoy. Sa Hinduismo, ang mga unggoy ay tinuturing na makabuluhan sa kultura. Ang lubos na iginagalang na Diyos ng unggoy na si Hanuman ay malawak na sinasamba sa buong India. Mayroong isang templo sa the Valley of Nepal sa rehiyon ng Kathmandu na tinatawag na Templo ng Swayambhunath. Ito ay malawak na itinuturing na monkey temple. Ang mga unggoy ay nagtatamasa ng isang mataas na katayuan dito at itinuturing na sagrado. Ang mundo ay puno ng milyong-milyong mga hayop, magkakaiba sa hindi lamang mga uri kundi pati na rin sa katanyagan at kahalagahan. Maraming mga hayop sa paglipas ng panahon ay naging lalong makabuluhan sa loob ng ilang mga relihiyon at kultura. Ito ay ilan lamang sa mga hayop na itinuturing na sagrado sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang dito na lamang, nawa ay kapulutan na naman ninyo ito ng aral. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. At kung nagustuhan nyo ang videong ito ay paki-like at i-share na din para sa kaalaman ng iba. Maraming salamat.